ang loob na kinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay agitan at papurihan magpakailanman. Kanyang langit at lupa, kanyang araw at buwan, kanyang mga isda at ibon, mga gubat at karagatan, kung siyang banal at pagkila, hindi ng kanyang ngalan. Lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Iyo ang pangitoon na pinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan pagkakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martis tayo ng 29 na linggo ng karimang panahon, ang palang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon, 22 ng Oktobre, gunitain natin ang isang santo na minamahal ng Pilipinas, si Papa San Juan Pablo II, na ilang bisis bumalik sa Pilipinas. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor, Pamansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine at yung mga naapiktuhan ng bagyo. Mga minamahal ko mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa Tagipiso, sinasabi niya na pinag-isa tayo ng ating Panginoong Hesus na siya yung panulukang bahagi ng simbahan ng pundasyon ay mga apostol at tayo naging bahagi upang tayo magkilahok at maging bahagi sa biyaya ng kaligtasan na bigay ng Diyos. Pero sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Lucas ng ating Panginoon, kailangan tayong magtanod, magbantay upang alam natin ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Kuminsan sa buhay natin, pinakailangan ating ilagay ang ating sarili sa tunay na pagtanggap sa mga biyayang bigay ng Panginoon. At sa mga sandali na tayo ay napalayo sa Panginoon at dahil sa ating karupukan at kahinaan at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si San Juan Pablo II ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin,
Lingapin mo at taguyod ang iyong sambayanan kaysa ng iyong mga tagapangasiwang pinagkakatiwalaang manungkulan at itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinagkaisa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisan niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito sa Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa iyong mga Hintil na malayo, sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatwid, hindi na kayo dayuhan o tagaibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang napagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang magahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita sa bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam, sa harapan niya yaong magahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa, magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Manalangin walang mumpay, samantalang inihintay
Si Jesus na pong mahal. Alleluia. 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 Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto, mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Ngayong 22 ng Oktobre, atin pong ginugunita ang pinakamamahal nating Santo Papa na santo na ngayon, si San Juan Pablo Ikalawa, o kilala sa mga kabataang Pilipino, GP2. At siya ay nagpaalala sa atin na lagi tayong mamulat at maghahanda. Kaya tama rin sa ating tema ngayon sa lahat ng mga pagbasa, ang laging handa o pagbabantay. Sa salitang Hebreo, ang pagbabantay ay aranot. Pero dahil koinuko nagrigo ang ating unang pagbasa at ang ating ebanghelyo, sa koinuko nagrigo ang pagbabantay ay ipagrepnisi. Pero nasalin din ito sa Latin, vigilantia, na doon po ang salitang English, vigilance, sa atin, pagbabantay, paghahanda. Ano pong dapat nating paghandaan? Una, ang pagdating at pagnanahan ng Panginoon sa ating buhay. Sapagkat nariyan na ang ating Panginoon na siyang naging tunay na bahagi ng ating buhay. Na ayon pa sa unang pagbasa, sa sulat San Pablo's Tag-Episo, Kapitulo 2, Versikulo 12 hanggang 22, hindi na tayo estranghero sa isa't isa. Tayo'y pinag-isa na na kanyang sambayanan dahil sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang Espiritu na siyang gumagalaw sa buhay natin, na tayo ay nabuklod na isang simbahan, isang sambayanan ng Diyos, na ang pundasyon nito ay mga apostol at mga propeta, pero ang panulukang bato ay ang ating Panginoon sapagkat siya ang pinuno at tayo ang mga buhay na mga bato sa templo ng Diyos na kung saan doon tayo magkaroon ng pagbabantay sa pagdating ng Panginoon anumang panahon sa buhay natin sapagkat siya ay Panginoon
na nagdala ng magandang mensahe para sa atin o sa versikulo 9 ng ating Salmo 84, siya ang Panginoong nagsasalita sa bayan niya upang magkaroon ng kapayapaan o shalom. Sa ating ebanghelyo, doon na tayo pinalalahanan ng Panginoon na magbabantay, maghanda. Sapagkat ang paghahanda natin ay una sa lahat ang paghahanda sa pagtanggap ng Panginoon. Sa ating ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, verso 35 hanggang 38, sinasabi ng ating Panginoon ang talinghaga na gaya dapat tayo ng mga alipin ng isang pinuno na handang-handa, laging nagbabantay sa pagdating ng Panginoon mula sa kasalan. Kapag ka sinasabi pong kasalan, ito ay isang allegoria o simbolo ng pag-ugnay ng Diyos at ng Kanyang sambayanan. Sa lumang tipan, ang kasalan ay ugnayan ng Panginoon Diyos na si Yahweh sa Kanyang pinili o hinirang na bayan na Israel. Na kahit ito'y naging taksil, nakiisa pa rin ang Panginoong Diyos sa bayang Israel. Dumating ang Panginoong Diyos na nagsalit sa Kanyang pagsalita. Ang Kanyang salita ay nagkatawang tao. At ito yung ating Panginoong Hesus Nazareno. At siya rin ay nagtuturo sa pamagitan ng mabuting balita o ebanghelyo na Kanya pong ipinapahayag, gumawa siya ng mga himala upang maniwala ang mga nakikinig sa Kanyang ebanghelyo. Kaya pinagaling niya ang mga bulag upang makakita, ang mga lumpo ay makalakad na, ang mga bingi ay makarinig na, upang hindi na sila mailayo sa paghahari ng Diyos. Ang Kanyang paghahari ay paghahari ng kapayapaan, pag-ibig, katarungan at buhay na ganap at ikasyasya. Gusto ng Diyos na maging bahagi tayo dito, pero tayo'y laging naghihintay. Kaya kailangan tayong maging masigla. Kailangan lagi tayong magbantay. Kailangan lagi tayong magtatanod. Kailangan lagi tayong handa sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Kaya pakisabi sa katabi mo, gumising ka. Gumising tayo upang tayo ay makatanggap ng Panginoon. Makatanggap hindi lang sa ating paningin at sa ating pandinig o mga tainga o makita sa ating mata. Bagkos siya ay ating matanggap sa ating isipan at sa ating puso upang siya ay pumapanginoon sa buong pagkatao natin, katawan at kaluluwa, upang maging bahagi tayo sa Kanyang ibinuklod na sambayanan o simbahan. Ang unang gawin po natin ay ang paghahanda na physical. Paghahanda na physical, ibig sabihin ang buong pagkatao natin, lahat ng ating lima na senso o five senses ay atin pong gawing naghahanda upang lagi tayong mulat, upang lagi tayong nakinig, at atin pong napagnilayan at naunawaan ng ating napakinggan. Pagkatapos, pangalawa, ipaghanda natin ang ating mga pandama o ang tawag doon, emotional and psychological na paghahanda. Na kung saan hindi lang na tayo nakinig sa Kanyang mga salita, hindi lang na siya ay ating nakikita sa mga imahin sa Kanyang dito po sa ating simbahan na nakikita, bagkos siya ay damang-dama sa ating mga puso at sa ating kaluuban. Yun ang tinatawag na emotional and psychological vigilance. Pangatlo,
kailangan po natin ang spiritual vigilance. Ang spiritual vigilance ay ang pagbukas ng ating kaluluwa. Ang pagbukas na ating kaluluwa hindi po ganang sa atin. Yun ay biyaya mula sa Diyos na kailangang manalangin tayo na mabuksan ang kalooban, ang pinakakaibuturan ng ating pagkatao at yun ang ating kaluluwa na handa itong tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilinis sa ating sarili. Kaya mayroong tinatawag na pagkumpisal upang maging malinis ang ating kaluluwa upang handa tayong tumanggap sa Panginoon. Mayroong paglilinis din sa ating sarili sa pamamagitan ng panalangin at pagnilay-nilay upang tayo ay laging may komunikasyon na malalim sa Diyos. Mayroon ding tinatawag na pagtanggap ng mga sakramento at araw-araw dito sa Santa Eucaristia o tinatawag nating banal na misa ay tinatanggap natin ang sakramento ng ating Panginoon. Ang una ay ang kanyang salita sa unang bahagi na nagpupuno, nagbubusog sa ating kaisipan upang handa tayo sa Diyos. At pangalawa, ang ating pagtanggap ng kanyang katawan na kung saan binubusog tayo sa ating kaluluwa upang tayo na binahaginan ng kanyang presensya, tayo ay maging tunay na handa sa pagdating ng Panginoon upang siya'y pumapanginoon sa ating buong pagkatao, hindi lang sa anyong physical, emotional, bagkos at lalo higit na sa ating spiritual at pinakaibuturan ng ating pagkatao na kung saan Diyos na ang ating liwanag, Diyos na ang siyang ating gabay sa buhay, Diyos na ang ating yaman, Diyos na ang ating tunguhan, Diyos pa rin ang lahat-lahat sa atin. Kaya tama yung sinasabi ni San Juan Pablo II, totos tuwos, lahat tayo ay sa Kanya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pagtanggap ng biyaya ng pananampalataya, tinatawag tayo upang maging masunurin, magkaroon ng pag-asa at maging tandang salubungin si Kristo sa anumang oras, ipalangin natin ang ating mga kapwa ng may pananalig. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway tapat na maglingkod sa kalipunan ng mga sumasampalataya nang may kasipagan at dedikasyon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong para sa katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating buong paglilingkod sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Matuto nawa tayong ibahagi sa bawat isa ang anumang mayroon tayo at sumaksi sa pamumuhay ng may pag-asa bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Yaong mga dumaranas ng pagsubok sa buhay, naway patuloy na maniwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kabutihan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang sa sinag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong mga tapat na lingkod, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Walang hanggang Ama, hindi namin alam ang araw niyang oras kung kailan magbabalik ang anak upang kami ay hatulan. Tingnan mo ang aming mga panalangin bilang tanda ng aming panampalataya sa kanyang pagdating. Hiling namin ito
Sumita ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Payat alak na muna sa'yo, muli hahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng so. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ni Kapatido, pang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong mga banal, umaasa kami sa iyong pagtangkilik. Ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwawaksi sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon ngayon San Juan Pablo ikalawa ay pinarangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at paging maasahan sa panungkulan kahit si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panahon kailang iniukol. Kaisa ng sabayin dito'y nagtitipon. Kahit isa na manghel si siya awit ng papuri sa iyong pahis sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ni Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kay isang mga apostol. Ni San Juan Pablo Ikalawa, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Oh, amen. Oh, amen. Oh, amen. Oh, amen. Oh, amen. Oh, amen. Sa tagubilim ng galing na utos, sa turo ni Jesus, sumay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mayroon ka bang nababatid? Itong anak, hindi niya ipinagkalit. Nanawag sa mundo, nagdusap at tumanas ng libong sakit. Sa dakilang pagmamahal mo,
kahit bayaran ka sa ato upang ibalik ang itinigis ng iyong anak para sa akin. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation mamaya sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan na may temang Devotee to Disciples. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista, Vice Rector, Manila Cathedral. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misang nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab sapagkat puspos nito si San Juan Pablo II sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayan mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating poong Jesus Nazareno. Kayo mga narito, kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa kapwa nating mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo, biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Lagi tayong handa at magbabantay sapagkat hindi natin alam ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Kaya, aranot, ayon pa sa mga Hebreo, ipagnisi, ayon pa sa mga Griego, vigilancia o vigilance, ang paghahanda na tunay sa Panginoon ay ang paging bukas sa ating mga puso't isipan sa Kanyang mapagligtas at mapagmahal na pagnanahan sa atin. Lagi tayong masintro sa Panginoon. Ngayon ako ang pupasbas, mangyari po lamang itas bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, nihayag mo siya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kalingan ng kan na nagsusumamo sa iyo, makamta na Manila. Ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may itang na loob na tinatanaw. Basbasan ni po ninyo ang mga dalamimahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito, naway maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kaibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Humayking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iniktas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.